beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre, happy Saturday sa atin lahat. Ang bilis ng araw, no, May 4 na kagad. So ilan tulog na lang? 18 days to go, Miss Universe Philippines na. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. Gusto ko nang matapos to, na magkaalaman na ako sino talaga ang puputungan ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines at kung sino nga ba ang ilalaban natin sa Miss Universe. Are you excited? Siyempre, nakaka-excite yan. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa talagang suporta, yung sumusuporta talaga dito. Grabe, sobrang na-appreciate ko yung pagmamahal ninyo na talaga namang inaabangan ninyo araw-araw ang mga pachika, syempre ni Mama Sam. So yon, at hindi lang yon, syempre inaabangan din natin yung mga kaganapan na nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. Kaya ngayong araw na to, marami akong chika na dala-dala sa inyo na talaga naman, nako, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, gandang binibining Pilipinas, Trisha Martinez. Manalo kaya siya ng binibining Pilipinas International ngayong taon na to? To be honest, syempre, nakita natin yung bagong photoshoot ni Trisha Martinez na talaga namang masasabi ko, oh my God, Trisha is Trisha. Sobrang ganda. Noong last year, halos nandoon na siya eh, di ba? Halos kunin niya na yung corona ng binibining Pilipinas International pero hindi napunta sa kanya. Umaasa ako this year na talaga naman maiuuwi niya ang corona ng binibining Pilipinas International. Bakit hindi? Napakaganda ni Trisha Martinez at parang feeling ko deserve niyang mailaban sa international pageant yung gandang ganito kasi di ba last time nabigyan nga siya ng corona doon sa Miss World Philippines, Miss Tourism, pero hindi siya nakapag-compete sa international pageant. Pero ngayon, parang feeling ko deserve niya hindi lang maging reyna sa Pilipinas kundi maging representative ng Pilipinas sa international pageant. Kaya, Trisha Martinez, laban lang sa binibining Pilipinas. Gusto yan ni Christine Ann Perez. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pasabog ngayon ni Althea? So, tingin mo, Mama Sam, kung si Chantal Smith ay naging first runner-up sa Miss Eco International. Ano naman ang mararating ni Althea sa Miss Supranational? Kasi di ba si Chantal Smith kabatch to baling ni Althea dito sa The Philippines, di ba? Ngayon, ako masasabi ko kung si Chantal Smith naka first runner-up, aba, kaya din yan gawin ni Althea. Kasi si Althea, kasi alam mo yun, mas buo yung loob niya, mas palaban. And then parang feeling ko talagang ibibigay niya yung lahat ng makakaya niya. Makuha lang niya ang corona ng supranational. Diba? Last year, nag-first runner-up tayo. So I think si Althea, kaya niyang mag-title dito sa supranational. So yun. So I wish, kasi iba kasi yung ino-offer niyang ganda. And then yung mga ganitong beauty talaga, na alam mo na mayroong ino-offer na ganda, eh talagang kakabugyan ng bonggang-bongga. Lalo na pagdating sa international pageant. At lalo na ngayon, na talaga namang pinaghahandaan niya na yung laban niya dito sa supranational. At talagang sinabi nga niya, magpapasabog siya ng bonggang-bongga sa supranational. Yun yung abangan natin. Kung ano ang magiging eksena niya, di ba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, latest news sa atin lahat, sa Helen Morales, ang bagong kinoronahan ng
Miss International Guatemala ngayon 2024. Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty na meron siya? Well, yun, nakita ko yung beauty niya. Sabi ko na ako mag-ingat dito si Angelica Lopez. Kasi talagang maganda siya. I think it's time na ng Guatemala na makasungkit ng corona. At parang feeling ko yung beauty na ino-offer nito ni Helen Morales, medyo nakaka-alarma. Kasi alam mo yon, yung talagang yung mga ganitong may ino-offer na ganda, medyo nakakatakot yan eh pagdating sa pageant. Kasi alam mo yun, charming yung mukha, charming ang mata, charming ngumiti. So parang queen talaga. So tingnan natin kung ano ang ano niya, eksena niya sa Miss International ngayon taon na to. Kung kaya niya nga bang kabugin ang pambato natin na si Angelica Lopez na talagang naghahanda rin ng todo-todo. And then para sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss World Philippines. So malapit na mag-start or i-announce ang kanilang final screening. So tingin mo, Mama Sam, Maureen Robolwich, kailangan ba sumali sa Miss World Philippines? To be honest, etong si Maureen, di ba, nag-try na maraming beses na sa mga pageant, lalo na sa Miss Universe Philippines, nag-try na rin siya. So ako, I wish na sana sumali siya sa Miss World Philippines. Kasi why not? Magaling ito si Maureen Robolwich, the way kung paano magsalita. And then yung alam mo yun, yung talagang meron talaga siyang ibinubuga talaga, lalo na pagdating sa competition. Naging Asia's Next Top Model to. And then I think kaya niya ang Miss World. Why not? Try lang niya. Mali mo, siya ang sumunod na Megan Young, di ba? So yun, kasi iba eh. Iba yung ganda din ni Maureen Robolwich, saka medyo ano din to, yung alam mo yun, yung talagang makuda ang babaeng to. At parang feeling ko, Miss World, kayang-kaya niya talaga makipagpupukan doon. So yun. So wish all the best and good luck, and tignan natin kung makaariba nga ba itong si Maureen Robolwich sa kung sakaling sasali siya sa Miss World Philippines. So yan. And then para naman sa sumunod na chika, Miss Earth Philippines, Mama Sam, sa May 11 na gagawin sa Bukidnon. Tingin mo, Mama Sam, kaya-kayang pantayan ng mananalo ang nagawa ni Aliana Aldana dito sa Miss Earth? Siyempre iba si Aliana at Aldana. So kung meron silang kandidata na di kalibre, na alam mo yon kayang manalo or pantayan ang nagawa ni Liana Aldana, eh di good. Alam naman natin ang mga Miss Earth Queen natin ay talaga naman mga palaban sila, talagang mga grabe, hindi sila nagpapatalo basta-basta. Kung hihilera mo yung mga naging queen ng Miss Earth, malayo din talaga yung narating nila sa competition ng Miss Earth. And natutuwa ako kasi, alam mo yon, supportado din si Aliana Aldana ng mga kapwa queen niya sa Miss Earth dahil nandiyan nga sa Pilipinas para saksihan ang coronation na magaganap nga sa Miss Earth Philippines, kung saan ang mag-farewell walk ay si Aliana Aldana. So magaling si Aliana Aldana, gusto ko pa siya sumali sa pageant. Pwede siya siguro mag-compete sa Miss Universe Philippines in the future kung handang-handa na siya, dahil yung kalibre na meron siya, na alam mo na may ibubuga, may ganda, magaling sa eksena, and then plus nandoon, nakikita mo yung talagang nandoon siya na lumalaban. So ako, para sa akin, Aliana Aldana, join to another pageant again, and congratulations and thank you so much sa ipinakita mong galing sa entablado na Miss Earth Philippines. And then sana subaybayan natin ang Miss Earth na malapit na ang kanilang coronation night sa May 11 na gagawin nga sa Bukidnon. So yan. So good luck sa mga girls na nagkukumpit dyan. So hindi natin alam kung sino yung girls na talagang palaban, pero alam naman natin ang Miss Earth ay meron silang quality na alam mo yon, na talagang matibay ang kanilang mga girls. Kumbaga, magaling din talaga mga gandang Miss Earth, di ba? So yon. And then para sa sumunod na chika, Miss Universe na Shaynice Palacio, gumagawa ng activity para sa Operation Smile dito sa Pilipinas. Anong chika mo dito, Mama Sam?
at least makabuluhan ng pagpunta niya sa Pilipinas, hindi yung rampa-rampa lang katulad ng ginawa niya sa Thailand na wala naman siyang ginawa dito, kundi rumampa doon, rampa dito, paray doon, paray dito. At least diyan sa Pilipinas, ang daming activity. Kahapon, nagkaroon siya ng press con, tapos then the other day, nagkaroon siya ng, ano, ng advocacy meet, di ba, na gawain para sa Operation Smile at kung ano-ano pa. So, congratulations, kasi at least magiging remarkable sa kanya ang pagpunta niya sa Pilipinas dahil sa activity na ibinigay sa kanya ng organization ng Miss Universe Philippines. So, doon pa lang, parang masasabi niya, ah, okay, I remember yung talagang pagpunta ko doon sa Pilipinas, yung pagiging quality ko as a Miss Universe. O, diba? So, maganda, maganda yung ginawa ni Shaynis dyan sa Pilipinas. At marami pang mga eksena na talagang aabangan natin dahil marami pa silang ganap. So, abangan natin yan kung ano-ano pa. Diba? So, yon, I'm so excited kasi syempre, ano to, si Miss Universe to. And hindi ko lang alam kung na-meet niya yung mga girls natin na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. And for sure, ano yan, exciting, di ba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Victoria Velasquez Vincent, ang pasabog ng new styling. So, Mama Sam, nagustuhan mo ba? To be honest, maganda yung pataas ng buhok niya na may pabangs. Maganda ang orahan doon ni Victoria Velasquez Vincent. Pero kasi tulad nga na sinabi ko, buhok lang yung gumanda, charot. So, yun. So, I don't know. Kasi parang ang problema kasi sa facial expression kasi na meron itong si Victoria Velasquez Vincent, ayun nga, nagmumukha siyang mataray. Kumbaga sa teleserye, parang kontrabida yung dating. Hindi siya mukhang bida. So, I think mas gusto ko sa kanya yung naka-pony lang siya kasi doon talaga lumalabas yung beauty niya. Yung beauty na, alam mo yun, na parang she look like a Filipina queen. O, diba? Yung parang lumalabas yung pagka-Pilipina niya pag nakaganon siya. Pero kasi pag yung ganito, para kasi yung mata niya kasi hindi charming. Kaya nagiging parang, alam mo yung matara yung dating. So, I think maganda yung styling. I like yung may pabangs. Pero mas gusto ko yung naka-pony siya. And good luck kay Victoria Velasquez Vincent. Kasi Victoria Velasquez Vincent, isang dekalibreng kandidata na nagkukumpit talaga dito sa Miss Universe Philippines. And I think isa siya sa mga talagang makikipagpukpukan ng todo-todo sa competition na to. So, yan. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Atisa Manalo kaya kayang gawin ang nagawa ni Catriona Gray sa Miss Universe or sa Binibining Pilipinas? Siya kaya ang susunod nating Miss Universe Philippines? Si Atisa Manalo ay naging Binibining Pilipinas International to national sa Binibining Pilipinas during time nila Catriona Gray. At si Catriona Gray nga ay yung Miss Universe. So, syempre, bilang sister, di ba? So, syempre, supportado yan ni Catriona. And then, nandoon na nakikita ni Catriona kung ano ang mga eksenang ipinapakita dito ni Atisa Manalo, and for sure proud doon si Catriona. Si Atisa Manalo, nakita niya kung paano naghanda sa Binibining Pilipinas itong si Catriona Gray, kung paano sinungkit ni Catriona Gray ang corona ng Binibining Pilipinas, and then kung paano siya lumaban sa Miss Universe Philippines. Catriona Gray is Catriona Gray, hindi mo siya pwede ikumpara kahit kanino. And then, ang masasabi ko, kung ano yung narating ni Catriona, kayang marating ni Atisa Manalo. Pero sa paraan na Atisa Manalo talaga. Yun, nakikita naman natin ngayon na parang wala naman siyang ginawa na kinapin niya si Catriona Gray. Nandoon siya siguro na alam niya yung proseso kung paano dahil nakita niya yun sa ginawa ni Catriona Gray. And then sa ipinakita ni Atisa Manalo from day one until now, talaga naman very consistent. Consistency nandoon. Yung alam mo yun na parang nandoon yung pagsisikat niya, nandoon yung styling niya, talagang kinakabog niya, nandoon talaga na she trained a lot. Lalo na pagdating sa pasarela, ibig sabihin talaga si Atisa Manalo ay ini-aim niya talagang manalo sa competition na to. Actually, parang feeling ko ini-aim niya pero hindi niya masyado, itong gusto ko. Ang ginagawa kasi ni Atisa Manalo ngayon, ito
paraan gagawin ko, sa paraan na alam ko, isasagad ko ang sarili ko, bahala na kung manalo ako sa competition. Diba? At least ginawa ko yung part ko. So naalala ko yung sinabi niya noon nung lumaban siya sa Miss International. Akala ko, ginawa ko na yun lahat ng aking makakaya. Pero siguro kung sinagad ko yung sarili ko, ako ang nanalo doon. And I think ayun yung ginagawa niya ngayon. Sa ngayon maraming naglalabasan na nagtitraining talaga siya ng todo-todo sa kanyang pasarela para sa nalalapit nga na preliminary competition at saka sa coronation night. Kasi sabi nga ganun talaga, magpapasabog talaga ng bonggang-bongga itong si Atisa Manalo para lang talaga makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines. And then I think good yun. Good yung ginagawa niyang training kasi parang, alam mo yun, yung preparasyon niya talaga na I wanted to get the crown. I wanted this talaga. And I think bilang first runner-up sa Miss International at bilang binibining Pilipinas Queen, natutuwa ako sa iginagawa niyang yung pagsisikap talaga sa sarili niya. And nakita naman natin na ayun eh, doon ako mahanga sa kanya kasi she never stop para sa preparasyon niya para makuha niya yung corona. And I think yung caliber na to, ito yung namana niya kay Catriona Gray na gawin mo yung lahat ng makakaya mo, di ba? So, kung sasabihin mo sa akin, kaya ba ni Atisa Manalo ang nagawa ni Catriona Gray? Kaya. Kung pagsisikapan ng maigi ni Atisa Manalo. At sa nakikita ko, pinagsisikapan niya ng maigi. Kaya, I think, Atisa Manalo is next to line. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.